Nasa problem nyo, no? Mali yung unit na nakalagay sa FY. Limit na sa nakalagay dyan. Pakipalta ng megapascal. Pakidrawing muna. Ba't ba sa'yo? Silence 14. Ah, yung drinks niya. O, panasa niya yan, ha? Number, letter A natin, anong hinahanap? Pakibasa yung question. Outermost compression fiber, ano yung kinocompute dyan? C. Kinocompute dyan is? C na maligit. So yan yung kukompute natin. So solve muna tayo. Assume muna tayo na mag yield. Assume yield tayo. So next, C is equals to T. 0.85 F prime C. AB is equals to AS. FS dapat, pero gagawin natin FY. Substitute ko lang lahat ng value. 0.85 F'C natin, 27.6 A times B na 300 millimeters equals sa AS natin 2,500 multiplied sa FY na 414.7 megapascal. So, solve nyo lahat ito. Makukupit dapat si A. 100? 147.3075. Ito ba yung pinapalap? C, no? C yung pinapalap. Compute natin yung value ng C. Yung C natin ngayon is equal kay A over beta sub 1. Ang beta sub 1 natin, since yung F prime C less than 28, so beta sub 1 mo is equal kay 0.85. Tama ba to? Less than kasi tayo ng 28 megapascal. So next natin, pakisubstitute na lang yung A at yung beta sub 1, pakibigay yung value ng C. Yes.
9 millimeters. So di ko pa ibabox yung key. Bakit? Assume pa lang tayo na nag-gill. So pag di tayo nag-gill, mali ang assumption. So check natin, high FS 600 D minus C over C. Mabigay na lang ng value. Ng FS 914.6890. So yung FS natin, yung FS natin mas malaki kay FY. Therefore, nag-yield tayo. Correct yung correct assumption. Ano bang nalaman dito? Si FS less than 1,000. Therefore, hindi ka transition control. Transition, nag-yield tayo. So yung 0.9, yung reduction factor natin, hindi ulit equal kay 0.9. So yun lang naman. Pero since correct yung assumption natin, yung value ng C na to, tama na to. Pwede ko nang ibang ito. Nakopya na ba? Yung next question, pinapahalap sa atin is minimum steel area required. So yung minimum steel area required, kailangan muna natin makompute si rho minimum or minimum steel ratio. So ganito yan, rho minimum. So alam, natandaan natin yung formula kanina. Sabi natin si rho equal daw kay AS over sa actual steel ratio. So ang pinapahanap sa atin, minimum steel ratio, AS minimum. So kung AS minimum yan, dapat yung rho mo minimum din. So unang-unang makukompute dapat muna natin is rho minimum. So yung rho minimum natin, paano makukompute? May dalawang formula. So yung dalawang formula natin for rho minimum, yung isa, 1.4 over FY tsaka sa pang raw minimum square root ng F prime C over 4FY. Sa nang galing to, nasa NSCP. Based to sa NSCP yung lahat ng formula na nandyan. So sasubstitute nyo lang naman yung value dito. Literal ha, substitute lang no. Pero dalawang raw minimum yung ina-compute. So check natin. Kayo na lang pareho mag-compute siguro. Sino-sino absent? Pagdebiyas? Pagkatotohan? 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 Pagkatotohan?
yung pala. At wala tinamdam. Sinasama din. So, minimum muna tayo, ha? Ha? Mamaya, explain natin ba? Nakaligay mo sa akin. Naka-raise talaga yan. Anong naka-raise? Mali talaga yan, 0.00 something. Hindi na nalang bigay niyo sa akin. 0.00. Alin yan? Dito sa una, pangalawa? Name. 3.77. So, dalawang raw minimum. Raw minimum yan. Minimum, ang pipiliin, mas malaki. Opposite. So, ganito. Ang raw minimum talaga, ang nakalagay sa value, ito lang talaga sa NSCP, nakalagay sa NSCP, ang raw minimum daw ay dapat ganito ang value. Pero hindi siya pwedeng bumaba sa 1.4 MY. So, yung nakalagay dyan. So, pag ganun, pag in-interpret yun, based sa dalawang formula, ang mag-govern kung sino ang mas malaki. So, ang raw minimum na mag-govern dito, use raw minimum equal by 0.003376, whichever is higher or larger. Nagigets ba yun? Kung sinong mas malaki, yun ang ipipiliin. Dalawa yan lagi, magka-partner palagi itong dalawa sa raw minimum. So, kung meron kang raw minimum, ang pinakang sinocompute natin, si area ng minimum still required, which is yung AS minimum. So, literal, substitute lang natin dito sa equation na yan. So, AS, raw minimum, 0.003376 equal sa AS minimum over BD. Ang B natin, anong B? 300 times effective depth na 437.5. So, pag sinod nyo yan, nakocompute si AS minimum. 4.6. Wala na kasunod. 0.25 lang. Ba't mali? Anong unit? Naka square millimeter. So, ito talaga yung minimum required. So, kung ito lang yung minimum, pasok na pasok ko sa requirements. 2,500. Hindi ka kasi pwedeng, pag nagde-design kayo, for example design, hindi ka pwedeng lumiit sa area na to. So, pag lumiit ka sa area na to, magsak. So, dapat, nagamitin mo, pag nagde-design kayo, mas mataas ka kay AS minimum. So, pinahanap lang naman to. Ito na agad yung answer natin para ma-introduce yung dalawang formula na yan. Ba't iba yung sagot? Ha? Alin? Point 1 yung sagot ko. Yung letter C, anong pinapahanap sa letter C? Backward moment or MU. So ito, katulad nung kinumpit nyo kanina, bakit try sagutan to? Iba ang factor nito. Hindi ka sinis. Ha? Letter C. MU yung hinahanap sa letter C. MU. Katulad na yung kanina, hindi ka nag tension control. Mas less than ka kay 1,000. Thank you.
Ha? Yung unang computation ng assume yield ay wrong assumption, kaya magre-recompute tayo ngayon. Kaya lahat ng value dito sa kabila na unang solution ay i-disregard na natin. So yan, bagong computation siya ng C is equals to T. Tapos, dito sa equation na 0.85 F prime CAD is equals to ASFS, magiging dalawa yung unknown natin. Kaya yung A natin ay papalitan natin ng beta 1c kasi A is equals to beta 1c. Then yung FS naman natin ay papalitan natin ng 600 times D minus C over C para lahat ng unknown natin dyan ay C lang. So ayun, pagka-input natin dyan, makukuha na natin yung value ng C. Unit nito. Tapos after that, gamitin na natin yung value ng C sa pagkuha ng FS. Newton lang yan. Newton lang yan. Naka-force lang tayo. Okay. Tapos gagawin natin kilonewton. So gawin natin kilonewton. Divide 1,000. Nalabas 1,453.7515 kilonewton. So ito yung total compressive force. So, ano yung sunod na question? Ano yung sunod na question? Factor moment, mu. So, solve natin si ultimate moment capacity natin. Sabi natin, yung mu is equal kay P, mn. So, bago tayo mag-compute ng mu, kailangan may mn muna. So, gamitin na lang natin dito, C. Bakit C na lang? Kasi may value na ako ng C. Kukopyahin ko na lang. May value na tayo ng C. Okay na yan. Diba si C multiply daw sa D minus A over 2. So yung C natin, ang gagamitin natin C, naka-newtons. Naka-newtons lahat ha. 1,453,751.519 multiplied sa D, 410 minus A over 2. A natin, 210.3685.
over 2, lalabas si NN. Convert, papuntang kilonewton meter 443.1264 kilonewton meter. So may MN ka na, wala ka MU. E di ba, kaya bago mag-MU, kailangan ng reduction factor. Anong value ng reduction factor? Hindi 0.9 kasi hindi naman nag-yield, yield retention control. Pag hindi nag-yield yung bakal, automatic compression control ka. Pag hindi nag-yield yung bakal, so yung reduction factor mo, 0.65. Always yan. Pag hindi nag-yield yung bakal, always 0.65 yung reduction factor. Lagi yan. Kaya pag napapansin yun, pag nag-interpolation tayo, bukod sa 0.9, ano yung nakasulat sa baba? 0.65. Yun yung reduction factor pag compression control. MN is equal to MU is equal to 0.65 ng MN. Masolve na lang ako. 288.0322 kilonewton. May question ba dito? May question ba dito? O, hanggang dito lang muna. Yes! Yung 8 practice ko, pagbalik next week, 9 and 10 na ganyan sasagutan. Woo! Finally! God is real!